mga pakalat-kalat na gamit o laruan sa inyong mga bahay. Posibleng may dalang kapahamakan, lalo na sa mga bata. Dahil likas na malikot ang panganay ni Lourdes na si Joshua, bantay sarado niya raw ito. Pero nung nalingat lang siya sandali, pinakialaman ni Joshua ang pellet gun ng kanyang kinakapatid. Aksidenteng nakalabit ang gatilyo. Gayong ang pellet gun may lamang bala. Nagpanik kami, uninang niya. Walang anak! Walang anak! Umiyak na siya. Pagtingin ko sa mata niya, may dubo na. Saan po ba nanggaling po yung pellet gun? Ba't po? Sa kanila. Self-defense. May magnanakaw. Ang pellet o bulitas ng baril bumaon sa kanang mata ni Joshua. Ang kanyang eyeball na butas, agad siyang isinugod sa ospital. Namatay na rin mata na yon. Nag-atrophy, kaya may condition kami tinatawag na thesis bulbi. Kahit ginamot yon, parang namimeklat, lumiliit. Dahil sa lalim ng pagkakabaon ng pellet sa kanang mata ni Joshua, hindi kaagad ito natanggal. Bumalik na yung doktor, sabi niya, hindi namin nakuha. Malalim po, tanggalin po daw isang mata. Hindi pa rin po nagagawa? Hindi pa po kasi dahil sa wala po kaming pera. Makalipas ang mahigit isang taon, heto na si Joshua ngayon. Ang kanan niyang mata tuluyan nang nabulag. Sumasakit lang minsan kapag nandun ako sa ospital. Tapos nagmumuta, nagluluha. Ang awak sa kanya, nagkulang ako, parang hindi ko sila binabantayan ng maayos. Malimit din daw kumirot ang napuruhang kanang mata. Sumasakit din ang kanyang ulo. Natatakot po na mawala yung mata ko. Hindi na ako makapagsulat. Huwag na lang silang malungkot. Huwag nila na lang akong alalin. Sobrang sakit na naawa sa bata. Yung sarili ko, yung sinisisi ko na nagkaganyan yung anak ko. Kung may chance pa lang, ibigay ko na sa kanya yung mata ko para makakita siya ulit. Kaya dinala siya ng aming team sa isang ophthalmologist. Ang kaliwang mata ni Joshua, konektado sa ugat ng kanan niyang mata, kung saan nakabaon pa rin ang bala ng pellet gun. Muli pa kayang makakita ang kanyang kanang mata. Kung ito'y nabulag na at pababayaan lang, may posibilidad na yung ikabilang mata na hindi naaksidente ay maapektuhan. Tawag doon, sympathetic ophthalmia. Yun ang magpapalabo sa mata niya. Malungkot. Hindi na makakakita yung isang mata. Naghingi po ako ng tulong na matanggal yung isang mata niya kasi isisibyo yung isa. Umaasa po ako na makakita siyang muli. Hindi lang mga laruan ang dapat pakaingatan kahit pa mga simpleng gamit. Dito sa Kapatagan, sa Lanao del Norte, habang naglalaro ang 4 na taong gulang noon na si Jiang, nagkapikunan sila ng kanyang kalaro. Sa inis nito, walang kung ano-ano. Ang kaliwang mata ni Jiang, tinusok ng kanyang kalaro ng stick ng banana cue. Sabi niya masakit na daw yung mata niya. Pag kinabukasan, namaga na. Bumili na naman mamang parang sa sore eyes ata yun. Sa pagkakalang may sore eyes lang noon ang kanyang apo, pinataka ng lola ni Jiang ang nadisgrasya niyang mata ng breast milk at dagta ng halamang tuba-tuba. Ang alam kasi nila, nagka-sore eyes. Sabi niya na away ko ng kuan, amigo niya. Doon na nabuo ang istorya. Huwag na huwag patakan ng kahit ano. Huwag niyong patakan ng gatas ng nanay. Huwag kayong gumawa ng mga concoction, mga dahon. Ipakonsulta agad sa doktor. Upang sa ganun ay mabigyan lunas agad, hindi mamaga. Kung kailangan operahan, magpa-opera agad. 18 anyos na siya ngayon. At ang kaliwa niyang mata, tuluyan nang hindi nakakakita. Totally dark na yung makikita ng kaliwang mata. Pero yung right eye po, okay naman po. Yung iba, nagtatanong ano daw nangyari, bakit yung ganito yung mata ko. Hindi naman talaga mawawala yung mga lait. Natutunan ko naman po na tanggapin into positive yung mga negative na naririnig. At
ito ang dahilan kung bakit minsan nabundol siya ng motorsiklo. Kumakain po ako ng saging po noon, tapos nagmamadali po ako, tumawid, pero di ko alam sa kaliwa ko, meron palang paparating na malakas na tumatakbo na motorsiklo. Yun, nasagasaan ako. Sinamahan si Jiang ng aming team para magpa-check up dahil matagal na nung natusok ng stick ng banana cue ang kanyang kaliwang mata. Malabo na raw itong maagapan. Ang nakikita na lang solusyon, ang pagtanggal ng apektadong mata at pagkabit dito ng artificial eye. Yung operasyon po sa atin dito sa government hospital, libre po yun. Hopefully, matulungan natin si Jiang na wala talaga siyang gagasasin. Lungkot po kasi wala lang chance po. Unti-unti dumating yung panahon, parang tinanggap po na ganun talaga. Mga magulang, minsan lang sila bata. Pero kapag nadisgrasya ang kanilang mga mata, habang buhay nila ito, iindahin. Huwag maging pasaway. Tutok lang po. At mag-tweet gamit ang hashtag KMJS. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.